Narito tayo ngayon upang matunghayan ang napakainit at talaga namang nag-trending na latest issue ni Ate Erica. Sa pagpapatuloy nga ng ating istorya, ay dinidiscover pa rin ni Kalinga Pal Santos Matubang kung ano talaga ang tunay na nangyari at kung sino nga ba ang tunay na may mali sa alitan sa pagitan ni Ate Erica at ng kanyang pamilya. Talagang nalaman nga rin ng mga tao kung ano ang kasalanan ng mga lovers at ni Ate Erica sa pamilya ni Ate Erica. At ngayon may kinukuhanan pa ni Kalinga Pal Santos Matubang ng statement ang lolo ni Ate Erica. Yan na po ang kautunan natin. In tourist, okay. Kausap ni Sheila Mee yun. Sheila Mee po, araw-araw po yun. Bakit daw? Mga balita na pagbinablog po sa Erica, sinasabi po doon kay Amy. Okay. Ni Torres. So, ngayon, anong nangyari ay parang winakwak nila itong si Erica at Sheila Mee ni Amy Tunyakaw Torres. Ano tayo ang pinaka-minsahe mo talaga tayo? Yung pinaka-ano po problema talaga tayo? Yung hinanakit mo kung bakit humantong sa ganitong awayan? Ayon naman kay Lolo Miguel, ay yung talagang mensahe niya din kay Ate Erica at isa sa mga hinanakit nito ay hindi marunong tumanaw ng utang na loob si Ate Erica. Pati na rin ng kanyang ate. Sapagkat bilang mga tao na nagpalaki, nag-aruga at talaga namang naghirap na palakihin si Ate Erica ay masakit para sa lolo at lola niya na basta-basta na lamang nila itong tatalikuran. Na-hospital nga ang lola ni Ate Erica, ngunit masakit pa dito ay hindi man lamang nila ito pinuntahan o dinalaw. Talagang nagpapakita din ito na wala ng pake si Ate Erica at si Sheila Mee na kanyang ate sa pamilya na talaga naman nag-aruga at nagpalaki nung sila ay bata pa. Sa amin yan. So parang ano tayo, parang pinalimutan kayo nila Sheila Mee nila Erica, parang pinalimutan kayo. Yung hinanakit mo doon. Sana man lamang tumanaw ng utang na loob. Yung lula niya nasa ospital, yung malang damayan. Nasa ospital, nasa kasayahan sila, nasa paliguan, kung sino-sinong kaakit. O yung lula niya, nang pagkatalin ng lula, hindi siya isang... Hindi ba kayo bibigyan ng pera? Hindi po nila sila, may? Wala po yan. Erica? Wala po yan. Kailan kayo huli binigyan ng pera? Nung lang po, nung nakabablog pa kami kay Ikram, kay Ram. Ay, kaya kalinga problem, binablog pa kayo. Yung mismo galing sa kanila, na galing sa nila Erica, nila... Sheila Mee, galing kay June eh. Ay, wala po akong binigyan. Wala kayong binigyan? Naibigyan lang sa aking pera. Pag yung ibinili ko talaga ng sangkap ng bahay nila at inutusan ako nila. Hindi mo naman sa iyo yun. Hindi sa akin. Hindi sa iyo. Hindi sa akin. So wala talagang binigay sa inyo? Wala naman. Ngayon, bakit po kumantong na... May pruweba nga ang tita ni Ate Erica na sinasabihan silang mga gutom na aso ng mga tao na kakampi ni Ate Erica. Kaya naman pinakita ng tita ni Ate Erica ang chat na ito sa kanila. Dahil dito ay mas lalo pa nagagalit si Lolo Miguel kay Ate Erica pati na rin sa kanyang ate at sa mga tao na kumakampi pa dito. Dahil sila na nga daw ang iniwan at talagang hindi nirespeto dahil umalis daw ang dalawa sa bahay nila nang walang paalam at hindi na nga sila binibisita pagkatapos nilang palakihin ng mga ito at paaralin. Ngunit in return nga ay walang natatanggap na tulong sila Tatay Miguel galing kila Ate Erica tulad ng mga pinapakalat nila na nagsusustento pa daw sila Ate Erica sa kanila. Yung halimbawa nagpapalabas po sila ng mga bagay-bagay na kay Erica po na para sumikat at gusto nila,
mag-agree pa rin si Papa na totoo, nakakatanggap kami ng pera. Totoo, na kay Papa ang pera. Hindi naman. Kahit hindi naman po. Yun lang po yung inaano ko, point ko po doon na gusto ko po malinis yung pagbibintang po. Siyempre po, yung mga tao po nakakaalam na akala po nila nasa amin po ang pera, kala Papa po. Kaya po yung ganyan nangyayari. Kaya ganyan ginagawa sa amin. Dahil doon sa sasabing pera na padal sa amin buwan-buwan, sila ang kumukuha. Ang biyabat yun, nasa amin. Kaya sumikat sila, sumikat. Magkaroon silang pira. Kaya ganyan ang sabihin nila. Bigyan sila ng bigyan sa kanila. Hindi mabibigyan yung ulan niya. Kaya gamit lang ako. Kaya gamit lang yung mag-asawa. Si ano-ano ang standard yun eh? Okay naman sa kanila? Okay naman sa kanila? Pinaparatangan din si Lolo Miguel na siya daw ang kumukuha ng pera dahil siya daw ang inuutusan o pinapakausapan na bumili ng mga gamit sa loob ng bahay na pinagawa ni Sir Jun A para kay Ate Erica sa kanyang pamilya. Ngunit kiit naman ni Lolo Miguel ay wala naman daw napupunta sa kanya sapagkat pinapabili lang daw siya. At kapag pinabili daw siya ng gamit ay binibili niya naman daw talaga na walang labis at walang kulang. Talagang ang source ng pera ay nanggagaling kay Sheila May na ate ni Ate Erica. Dahil sa kanya daw nagpapadala at siya ang kumakausap kay Sir Jun A. Sabi pa nga ni Kalingap Val Santos Matubang ay may tuturing talaga na parang buhay prinsesa si Sheila May dahil standard yung mga taga-utos ito. Okay naman sa kanila, okay naman sa kanya na kahit tumulong siya kay Erica, kina Sheila May, tapos kayo, gaano, may problema. Okay lang kay Jun A yun? Anong wala sa kanya? At nag-uusap naman po sila. Kwarto ko, naalis sila, napunta doon sa bomba. Kasi nag-uusap matagal, di ba? Nakikialam. Kala ko kung ano lang ang nag-uusapan nila. Sa telepono? Sa telepono. Buti may signal dito. May wifi dito. So wala pa itong bahay, dito sila nag-i-stay, nakatira. Sino lang naglagay ng wifi sa inyo? Ikaw ang nagpa-wifi ka? Okay, so ngayon, paano itong si Entores kapasok sa pintong ito? Si Entores, pang nabangang ano ko po dyan, bago nagbablog po si Kalinga, bago po lumalakas ang Edrica, kausap na po yun ni Sheila, may wala pa po yun eh. Sino? Grabe, at talagang napakalala na nga at napakadami ng magaganap sa latest issue ni Ate Erica. Napakaraming tao na rin ang nababanggit at nadadawit sa issue na ito. Kaya naman, tinatry pa rin ni Kalingap Val Santos Matubang na malaman kung sino talaga ang may mali. At nais niya nga rin na magkaroon ng pagkakataon kung saan magkakabati si Lolo Miguel at si Ate Erica. Dahil para sa kanya, ang isang pamilya na nag-aruga sa dalawang bata na ito ay mahalaga patin at dapat kinalanin nila. Okay, so may mga hindi magandang salita, no? Mapa sa amin. Hindi ako lang nagtatanong, kaya lang, hindi ang hihinapit ko dun. Bakit saan sila nag-blocking? Mapa sa amin sa isang taon pa lang kalaki. Kasi sila may dalawang taon. Saan? Pinaaral ko. Ay, yung nanay niya nasa nagpapasarap sa Manila. Yun. Nasa amin yan. So parang ano tayo, parang... Hanggang dito na lamang muna ang ating napakainit, nagtitrending at talaga namang mas nakakaintriga na issue ni Ate Erica. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye!